Okay guys, good morning. Tuturo ko sa inyo ngayon yung pag-change oil. Gagamitin natin lang is yung hindi na fully synthetic. Kasi ito yung sasakyan na to, meron ng kalumahan. Kaya kailangan i-record na natin doon sa pares sa kanya. Tulad W40, 20W50. Kasi hindi na siya pwedeng fully synthetic. Kasi sa kalumahan ng sasakyan, meron ng gas. Kila rin, nagbablog! Oh my gosh! Saka piston ring. Kaya dapat, meron na tayong viscosity na dapat i-level sa kanya. Tulad ng ito, pinapalagay ng may-ari. Ito yung pinapalagay. It's you and me. And 40, no. SAE40. Pero yung iba, meron 15W40. Mas required kasi yung ano sa lumang modelo para at least alagang-alaga yung sasakyan natin. Hindi na fully synthetic gagamitin natin. Okay guys, kung bago lang kayo sa channel namin, pag-subscribe na lang po. Nag-start na tayo, change oil. Ito pala guys, kami hindi kami gumagamit ng compressor para pantulak doon sa langis kasi mas maganda sa manual na drain. Basta dival na matagal, wag lang po sana magka-moisture na tubig sa loob ng ating engine. Wag niyong gagawin yung drain niyo na magdamag yung sa inyong sasakyan kasi kapag naubusan ng laman yung connecting rod bearing at main bearing, makakasama lang sa sasakyan nyo. Pwede masirahan at gumasgas yung mga moving parts na sa inyo sasakyan. Mas required pa rin yung drain na 30 minutes or 45 minutes bago buhusan ng panibagong langis. Okay, mag-start na tayo guys. Basta pag mag-drain lang kayo ng langis, i-open nyo lang yung filler cap and taas nyo lang yung dipstick. Okay guys, bago natin i-drain, gagamit tayo ng 17mm na socket para dito sa drain plug nya. Okay guys, habang pinapatulo, luwagan na natin yung filter para at least bumaba lahat yung laman. Pwede rin alisin nyo ng diretso kaso magdudumi lang nga dun sa panyong cylinder block. Okay. Gagamitan natin ng deplato na pang remove filter. So guys, tanggal na yung filter. Same siya ng 415. Pero yung bago, binili ko ng brand na Vic. Pero basta bago nyo lagay yung mga filter, tinitignan nyo yung base na unang thread, saka laki ng o-ring. So same naman po kahit iba yung brand. Kasi linagay ko ito pong Vic, made in Japan. Yung dati niya Japan din po kaso hindi po siya Vic filter. Lagay po tong oil filter na bago. Ayan muna natin naka-drain. Pero pag po lalagay na to, lagyan po natin ng oil dito sa taas para pag pinihit po hindi siya bumabalok to tong ano niya or nawawala yung o-ring para madulas po. Maganda po kasi may oil dito para
pag piniit nyo, madulas po siya, hindi siya umi-stop sa base niya. Kasi yung base po, dilinisin yun bago po salpak yung bago. Basta huwag nyo pong kalimutan, langis or konting grasa po yung nalagay sa taas. Okay mga guys, hintay lang tayong 30 minutes. Tapos sasara na natin to. Habang naghihintay tayo, kwentuhan lang yung customer para at least hindi siya naiinip. Okay guys, 30 minutes na. Lalagay na natin yung bagong filter. Yun nga ba, sinabi ko kanina, take low, dapat meron lagi lagis yung o-ring nito. Okay. Sasara na natin. Dito rin daw papa-change oil yun eh. Okay guys, pag nakita nyo yung sasakyan na merong tagas-tagas, pati-concern naman punasan natin yan dun eh. Para means nakikita ng customer, meron tayong concern sa mga sasakyan na. Punas-punasan lang kasi medyo wala pang budget na pampagawa, kaya pag nag-change oil kayo, meron tagas-tagas, pati linis-linis naman po. Pero at least nakikita man ng customer na pinapangalagaan natin yung mga sasakyan nila. Ito guys, para walang tapon yung langis nyo, gumawa na lang kayo ng improvised na embudo. Kasi yung nabibiling embudo, maliit yung butas. Ito kasi para safe na lang na hindi matatapon yung langis dito sa may engine. Lalo na kung maselan yung customer nyo, dapat ingatan nyo rin yung pagtatrabaho nyo. Okay guys, buhusan na natin. Ito guys, yung naman ng langis is 3.5. Ito na lang. Ito guys, ito na yung tensile ng ano natin. I-start pa to. Tapos take note lang. Okay lang na mababa siya sa pangalawang butas yung oil para hindi masira yung mga oil cell natin. At least magaan pa siyang tumakbo pag ganun. Kasi pag gandito, sumobra, may possible na lumuha yung mga oil cell natin. Okay guys, pag-iulit na lang po, pag-i-like and share, subscribe na lang po yung channel namin. Hanggang dito na lang po. Salamat.